Try mo, Lods, gamit keyboard and mouse pang laro sa CODM. Check lang ano pinagkaiba, Lods. Sana magawan mo video. Okay, Lods, don't worry, kasi I got you! So una, guys, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gamit ko. Bali, ang gamit ko dito para makapaglaro ng Call of Duty Mobile, gamit ang keyboard at mouse, Red Magic 8 Pro na cellphone, keyboard, ang pangalan nito, Red Magic 3 Mode Mechanics Keyboard. Tapos itong huli, Red Magic Gaming Mouse. Nga pala, guys, di ba sabi ko, ipapag-giveaway ko tong keyboard at mouse natin sa solid supporter natin. Bali, panoorin niyo yung dulo ng video na to kasi explain ko doon kung paano kayo makakasali. Wow. Explain ko na rin sa inyo bakit ganito yung setup ko, guys. Kasi itong keyboard natin tsaka mouse natin, pwede siyang Bluetooth, pwede siyang wireless, pwede rin siyang wired connection. So yung step 1 natin, kailangan makonect natin tong keyboard at mouse natin sa cellphone via Bluetooth. So currently, itong keyboard natin tsaka mouse natin nakakonect siya sa computer via wireless connection. Ngayon, kapag switch ko tong keyboard at mouse natin into Bluetooth connection, makokonect siya agad sa cellphone. Panoorin nyo, isang click ko lang from computer, mapupunta na siya sa cellphone. Ayan, connected na siya sa cellphone natin. So yun yung advantage ng ating setup, no? Kasi ang dali lang natin ma-switch from computer into cellphone or vice versa. Ngayon naman, magpo-proceed na tayo sa step 2 na kung saan isi-setup na natin yung keyboard at mouse natin sa Call of Duty Mobile. So punta muna tayo sa settings. Wait lang, ang galaw nitong mouse ko, so papalitan natin yung DPI niya para bumagal yung mouse cursor. Ayan, okay na yung mouse cursor ko. Punta muna tayo dito sa settings, guys. Tapos HUD. Pakita ko muna sa inyo yung HUD ko, no? Ngayon, pag mag-add tayo ng button para sa keyboard natin, bale, click lang natin to, settings. Meron na kasi ako nagawang scheme para sa Call of Duty Mobile kanina. O, gagawa na lang tayo ng panibago para mas ma-explain ko sa inyo. Pag mag-add button tayo para sa keyboard natin, click lang natin tong add button. Halimbawa, itong crouch, ang pindutan ko kasi dyan, space, yan, ang weird ko, no? So, itong add button ulit natin para sa reload, syempre, R yan. So, ayun, guys, nalagyan ko na lahat ng pindutan. Bale, ang gagawin na lang natin, since memorize ko naman itong mga pindutan na to, bababaan ko na lang yung opacity. Yan, para hindi siya nakakalito. So, ang gagawin na natin, maglalaro na tayo. Gamit tayong sniper, no? So, ayan. Gumagana yung mouse. Pagdating sa keyboard, gumagana din. Napapatakbo ko siya, napapacrouch ko siya. Sakit pala niya itong LK ang putik. Nunok ako. Ay putik, dalawa. So ayun, guys, ang nakikita ko lang na advantage ng naka-keyboard tsaka mouse, bali nakikita mo ng buo yung screen mo. Kasi nga hindi mo siya hinahawakan. Pagdating naman sa movement tsaka aim, parang parehas lang sila eh. Kasi kapag nasanay ka sa kahit hawak mo lang yung cellphone mo, magagawa mo rin naman yung nagagawa ng nasa keyboard at mouse. Pagdating kasi sa tutok, guys, nasa player na lang talaga yan eh, kung maganda talaga yung tutok niya or hindi. Kakasanayan lang din kapag nasanay ka sa walang keyboard at mouse, magagawa mo rin yung nagagawa ng naka-keyboard at mouse. By the way, yung giveaway natin para sa keyboard at mouse na ginamit ko ngayon ay ibibigay ko na lang sa solid supporter. So syempre, para manotice ko kayo, palagi kasi ako nagtitingin ng mga nagko-comment, nag-share, nagla-like sa mga post ko. Bali, yan na lang yung magiging basehan ko. Tsaka pipiliin ko kung sino talaga yung deserving ng keyboard at mouse, kasi syempre, kahit papaano, ibibigay natin to sa talaga nangangailangan. Wow! So yun lang, guys. Kung may mga tanong pa kayo or suggestions, just comment down below at kita-kits sa susunod na video. Let's go!